Congratulations, kasi aside from being a singer, performer, you know, artista ka na. So, thank you po. Ano yung role mo dito sa Ship Show? Medyo mahaba, ah. Pwede mong kwentuhan mo kami. Actually, nung ginagawa kasi itong role sa Ship Show, itong role ko na si Nestor, sabi ni Derek, parang ano talaga siya, tugma siya for me. Kasi, parang probinsya na siya. Tapos ako talaga lumako sa probinsya. Pero, pwera lang dun sa isang scene na may pinakita. Di ko alam kasi kung pwede sabihin eh. Kasi huwag na lang, aabangan na ang mamamanan niyan. Kasi yung plot twist eh. So, ayoko sana sabihin. Tapos, yung character niya dito, siya talaga yung pinaka-genuine na pumasok dito na housemate sa Ship Show. And, siguro ni Direk na nasa mukha ko yung ganong lasing tao na parang genuine talaga pag tinignan. And, ganon din ako, mabilis din ako may in love sa tao. Ganon din yung personality ni Nestor sa loob ng Ship Show. So, parang hindi ka masyado nag-adjust dun sa character mo? Opo. Parang hindi na masyado. Parang... Kasi ikaw si Nestor na eh. Oo, medyo malapit si Tomas kay Nestor talaga. So, ano nung naramdaman mo nung premiere night na? Kasi ang alam namin, na-videohan to, ang daming tumili sa'yo. Talaga ba? Nagulat nga ako eh, kasi ang vida po dun talaga si Marco tsaka si Heaven. And di ko naman in-expect na magiging ganun din yung support sa akin katulad sa mga vida. And ayun, sobrang thankful ako and grateful na ganun yung naging reaction nila kasi first movie ko po yung Ship Show. Kaya sobrang tuwa ko rin and natutuwa ako na marinig yung mga tili nila. Kumbaga first movie, nakasama ka dun sa mga lead cast. Oo po, first movie talaga tapos lead. Kaya sobrang naging thankful ako sa tiwala na binigay ng Viva tsaka ni Direk sa akin. Napanood na to ng family mo? Yung kapatid ko lang nakasama ko dito sa Manila. Yung mama ko, kasi nasa probinsya tsaka yung isa kong kapatid. Sabi ko sa kanila, panoorin nila pag nagkaroon silang time. So exciting! Sobrang exciting. So nung nag-shoot din itong Ship Show, sobrang excited din ako kasi parang nagkaroon ako ng time para parang hawig kasi siya nung nagpibibirin ako eh dati kasi bago sila Heaven, kami yata yung naunang batch kila Heaven. Tapos nung ginagawa rin tong script nitong Ship Show, nagtatanong din sa akin si Derek kung anong mga ginagawa sa loob ng bahay ni Kuya, ganyan. Tapos yun, nagkaroon din ako ng maliit na input dun sa mga nangyari sa Ship Show. That's nice. Ayun. So parang full circle ito, parang kaming ka sa bahay niyo, binlikan mo siya this time sa pelikula. Oo, nakita yung off-cam, ganyan. At may mga nagsasabi na mas bagay daw kayo ni Ash Team. Talaga? Agree ka ba? Well, magaan siya katrabaho. Gusto ko siya katrabaho. Magaan siya katrabaho and sobrang maayos kami sa isa't isa mag-work. Pag nag-throw lines kami, sobrang gaan lang. Sobrang nag-suportahan. Sabi, hindi ko maintindihan tong part na to. Explain mo nga rin sa akin ang pagkakaintindi mo. Yung ganun. Ay, nakwento mo na dati sa past interview mo at nabanggit mo kanina na madali kong mainlang. So, may nangyari ba na developan na habang sinushoot niyo yung movie? Ay! Wala naman. Pero ang cozy nyo nung premiere night, ha? Ano po? Ang cozy-cozy nyo nung premiere night, ha? Wala, kulitan lang. Actually, yung ganun sa yung nakita sa Ship Show, ganun lang talaga kami magkulitan ni Ashton. Actually, pati rin naman sa iba, kami, pati sila Marco. Ayan. Talagang suportahan talaga, magkaibigan talaga. Ayan. Okay. So, nalulook forward ka ba na itong pagkakaibigan ay mapunta into something more special or hanggang dito lang muna for now? Di ko masasabi. Pero single ako ngayon. Okay. Ayun. So, di ko alam. Depende kung anong mangyayari. Ramdam ko yung pilag dito sa buho. Siyempre, kasi mabait naman sa Ashton. Kumbaga, naman siya eh. Parang girlfriend type naman siya. Ano yung mga
magandang characteristics niya na parang mayroon masasabi mong pang girlfriend material? Ayun, ma supportive. Okay. Ayan, tapos magaan kasama. Kasi pag mahal mo kasi yung tao, mararamdaman mo naman kung comfortable ka o hindi. Ayun. Ako, comfortable ako sa kanya. Hindi ko alam sa kanya. Pero pag may gagawin naman kami na eksena or ultimo nga kahit yung holding hands habang naglalakad niya, pinapaalam ko sa kanya kung okay lang sa kanya. Ay, sabi ko, holding hands sa'yo, okay lang sa'yo. Yo. Importante ba yun na kumbaga, humihingi ka ng permission dun sa kalabdi mo, sa pair mo para hindi rin siya magulat? Sa akin, oo. Lalo na kung hindi naman kami, di ba? Siyempre, kung lalo na dito ko lang naman siya talaga naging ka-close sa movie. Kasi ito yung first na movie na nakasama ko din siya. Pero matagal namin isa't isa. Matagal na namin kilig isa't isa. And nagkakasama kami. Pero hindi kami nag-holding hands. Ayun, kaya siyempre. Kaya pag sinasabi ko sa pre, holding hands sa'yo, okay lang sa'yo. Pre pa yung sinasabi ko sa kanya. Para lang ma-feel niya na mas maging comfortable siya, di ba? Minsan naman yung mga girlfriend naman natin or jowa natin, mas maganda. Parang mayroong atake na friendly lang yung atake. Diba? Baka naman ma-feel niya na friendzone na. Hindi naman. Hindi naman namin iniisip sa ngayon kasi friends naman kami bago pa mag-ship show. Okay. And ano pong pinipira ka rin kay Laika Guerra, no? So, ang dami ha. So, can you tell us more about this? Yung bagong show nyo sa TV5? Ayun, yung For the Love naman. Nang sinut naman to, ganun din si Laika. Naka-acting class ko na siya dito sa ano, sa Viva Artist acting class. Tapos, ayun, magaan din, nagka-partner din kami doon sa ano. Tapos, nakita siguro ng mga boss na, ay, okay, pwede sila. Ganyan. Yun din yung sabi sa amin ng mga kasama namin sa acting class. Okay, so ano naman yung role mo dito sa show nyo ni Laika? Ang role ko naman dito, again, taga-probinsya ulit kami. Tapos, isa akong volunteer dito. Tapos si Laika, may crush akin matagal na dito. Parang sa barangay namin, ako yung tahimik talaga. Hindi masyadong nagsalita, ganyan. So, kaya daw, mas gusto niya daw ako kasi nga daw, tahimik daw. Nang alam, tahimik na sa mga pinjarap. Ayun. Tapos, ayun, mabait. Loving din. Hindi kaya dahil probinsya na rin sila, kasi pagkakabili siya eh. So, kaya nagja-jive din yung mga personalities niya. So, sa tingin mo? Siguro. Yun po. May factor yun? May factor siguro. Okay. And eto nga, so, sobrang dami mong project, sobrang dami mong racket. So, kumusta? Nabili mo na ba yung farm? Saan niyo narinig yan na farm? Ha? Saan niyo narinig yan na farm? Hoy, sinabi mo to sa interview mo sa Pika Pika. Taga-Bayabayan. Talaga? Pero totoo talaga. Nag-iipon talaga kasi gusto ko mag-ano. May minamatahan na kasi akong lupa dun sa, ano, sa vehicle, sa may bundok na part. Ginagawa na kasi ng daan. So gusto ko na siya bilhin bago pa magawa yung daan kasi mas mura pa siya agad sa daan. Tapos gusto ko magpagawa dun ng parang rest house malayo sa city kasi nagpa-suggest din ako kay Direk kung anong klaseng building ipapalagay ko kasi sabi ko, shoot ka dun Direk ka ng movie pag napagawa ko na yung farm, ganyan-ganyan. Kaya sobrang excited ako. Gusto ko talaga ng farm. Pero hindi ko pa siya nabibili. Hindi pa. Target pa lang. Pero, so, magkano ba yan? Baka pag uwi ko, mabibili ko na siya ngayong December. Uwi? Pag uwi ko. Isang hektara yun eh. Yung bibiling ko. So medyo mura-mura pa? Kasi mura-mura pa siya. Kasi nagkulta ko sa'yo ko, magkano po yun? Gano'ng kalaki sabi niya? Isang hektara yan. Sabi ko, magkano yung price? Sabi ko, kaya ko bilhin. Sabi ko ganyan, sige. Sabi ko sa December po, bibiling ko na po yan. Huwag niyong ibibenta sa iba. Uy, exciting. Pibilitaan mo kami dyan, ha? Ay, sige excited po. Kami dyan. Matag na inantayan. May natupad kaya. So, ito pala, tuto pa rin pala. Nabubunga na rin yung mga pinangarap dati. Totoo. So, sobrang totoo ako kasi syempre mabibili ko yung farm na gusto ko. Tama. Kasi tumatanda na ako, 25 na. Sabi, 25 ka pala. Na-pressure naman kami sa'yo. Ay, sobrang na-pressure ako. Kasi hindi lang kasi sa farm. Kasi tumatanda na si mama. Gusto ko siyempre mapasyal siya. E paano kung
sa sobrang katandaan niya, di na siya pwede magbiyahe-biyahe. Eh, gusto ko, ibiyahe siya, punta kami sa ibang lugar. Kasi ba? Okay. Ikaw ba yung breadwinner sa family niya? Hindi naman. Hindi naman. Bunso kasi ako, tas dalawa yung ate ko. Sa bagay. Yung mga, yan yung goal ng mga bunso, no? Parang give back sa parents. Oo. Anyway, sino dun sa tatlo, Laika, Bianca, and Ashtin, yung pinaka, masasabi mong malapit sa puso mo? Actually, ngayon? Si Bianca, hindi ko siya naking ka-love team. Si Heart. Si Heart. Heart. Ibang Ryan. Lista. Oh, yes. Heart Evangelista. Heart Ryan Evangelista. Okay, yes. So, sino dun sa tatlo? Pinakamagaan for me. At pinakamalapit? Pinakamalapit sa akin. Si ano talaga? Si Ashtin. Kasi, ever since talaga, talagang bago pa mag-shoot nito, talagang friends na kami ni Ashtin. Saan kayo nakakilala, by the way? Kasi nag-peep up din siya eh. Okay, ah, okay. Nag-peep up din. Nag-lead siya. Tapos, doon sila sa kabilang studio, kami sa kabilang studio. So, pag nag-training sila, nakikita-kita kami kasi same management, same studio lang naman. So, doon pa lang pala, meron na. Oo. Oh. Tapos, friends. Na. Oo po. Alright. And, ito, seriously, kumusta yung puso ni Tomas? Ako? Okay naman ako. Hindi naman ako broken. Actually, sobrang saya ko nga eh kasi ang daming pumapasok ng mga project and nagugusa ito ng mga taong nanonood ngayon. Ayun, mas ginaganaan pa akong magtrabaho. Sa ngayon kasi nakafocus talaga ako sa work talaga. Kasi nga ang dami kong pangarap talaga. Ang dami kong gustong to pa rin para sa akin at para sa pamilya ko. At sa para sa future someone mo. Yeah, okay. Para sa future someone ko. Kung sino man yun. Alright. And eto, may nagre-request. Ano po yun? Kung ano daw yung pwede mong kantahin para sa loved ones mo. May naiisip ka ba na... Loved ones na... Na yes. Kasintahan ko? Or yes, family? Special someone. Special someone? Mm-hmm. Wala ako niyan ngayon. So kung magkakaroon ka ng special someone, ano yung pwede mong kantahin para sa kanya? Yung kinanta ko siguro dun sa Animal Show ng Shape Show. Mm-hmm. Yung Hanggang Kailan. Alright, pwedeng marinig namin. Kahit konti lang. Kahit... Love is nanainig, nayayamot sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na, baby. Hindi na ako sanay nang wala ka. Mahirap ang mag-isa. Ayun, yes. Thank you so much. Yeah. Akala ko papalitan mo yung umuwi ka na, baby, na dumating ka na, baby. Ay, wala pa eh. Pag may dumating, papalitan natin. Dumating. Di ba? Oh, pwede naman, di ba? Pwede. Pwede, pag may dumating. And ito na, magandang balita. Nakapag-release kayo ng bago niyong music video. Yes. Can you tell us more about it? Walang Hanggan. Yes, Walang Hanggan. Ito yung sobrang excited talaga akong i-release and ipakita sa tao. Kasi ito yung first ever na music video namin na pure acting kami lahat. Kaya sobrang sabi ko, kaya namin mag-acting. Alamat, kaya umacting yan. Kaya sabi ko, excited na akong ilabas to. Excited na ako mag August 11. August ba ngayon? Yes. August. Sabi ko, excited na ako mag August 11 para mapakita talaga tong talent na to. Bago ganyan. Nag-acting yung P-pop, di ba? Ayan. So, yes, papanoorin natin yan. Maya-maya lang. Pero ito muna, promote mo yung show at yung bagong show sa TV5. Ayan, syempre abangan nyo ang For the Love, Anghel. Kasama ko dyan si Laika Gairano. Showing na yan sa TV5 sa August 12. At syempre yung The Shape Show in cinemas nationwide siya ngayon. Panoorin nyo rin po, kasama ko dyan si Marco Gallo and Heaven Peralejo. Ang ganda po ng movie, promise po. Matutuwa kaya, tsaka maiiyak kayo dyan. Thank you so much. Thank you po. Yeah.